guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Muli naman tayo gagawa ng isang video reaction. Kasi mayroon daw dito napanood na video na aantayin pa pala ito ni aantayin pala ni Tadunior na mag-100 ang 1 litro bago ito kasi mayroon na pala siya nakaandang plano dyan para mabigyan ng kupon daw, kupon sabi niya. So kung firme ang kung firme ang nanalo bilang isang presidente sa ating bansa, isa lang ni Yorme Roni, isa lang ang kanyang pangako, murang bilihin, simple, hindi na kailangan Mike Abe, makinig ka ha, makinig ka, simpleng gobyerno lang, hindi na kailangan ng kung ano-ano pang mga 20 pesos na kilo ng bigas. Kahit na initin ka makabili ng 20 pesos eh. At mabilis naman na pinaniwalaan ng tao yun. So ngayon guys, alamin natin ito. Ano to? Interview na nahan lang din natin, napulot to. Napulot lang natin tong kanyang mga sinasabi. Ngayon, bibigyan natin ng punto por punto. So susuplahin natin, kapiraso lang. Kasi sabi ni Yorme, simpleng gobyerno. Paano maging mababa ang gasolina, ang langis, ang krudo dito sa bansa natin? Alisin mo yung exit tax. Sabi naman ni Mike Abe dyan, malulugi yung gobyerno natin pag si Yorme pa lang isa ka pala rin gunggong eh, Mike Abe. Eh kung hindi bababa yung gasolina, Mike Abe, na inotel, eh hindi rin bababa yung mga bilihin, pangunahing bilihin. Isipin mo nga, yun lang nga sabi ni Yorme, simple yung gobyerno, murang bilihin. Ano? O ngayon, aso! O, so si Mike Abe, di. Si Mike Abe, wala sigurong bayad, walang budget niya, wala yung sasalita. Mukha kang pera, no? May Mike Abe, no? Kapal pa ng mukha mo eh, no? So ngayon makinig ka, Mike, ito. Simple lang din yung paliwanag ko rito. 4 punto, 4 punto. So pakinggan natin guys yung sinasabi nito ni Tadunior. Antayin daw niya magiging 100 litro ng gasolina. Yan! Kasi 31 million! Ano na pala nyo? Murang bigas! 20 pesos! Nasaan? So, pagyan natin yung sinabi ni Tadunior. Ang ano ko doon ay siguro dahil ang problema dyan, pagka binawasan mo yung FU at yung pag-collection ng excise tax, mababawasan ng 1 billion ang kalkulasyon na pera na pumupunta sa gobyerno. Mawawala ang maraming programa, lalo na meron pa rin tayong COVID response, meron pa rin tayong ito ng mga tupad, mga ais na kailangan bayaran. Sa akin pala guys, ang mas magandang gagawin, patakap meron kasi pagkaganya, meron na naman yung kupon, ang magbibigay ng kupon, ayan. Eh, hindi sapat eh, at saka hindi naaabutan lahat. Kaya para sa akin, siguro, ituloy mo lang yung excise tax, pero gamitin yung pera yun para gumawa ng oil subsidy. At yung oil subsidy, ibig sabihin, kung ang presyo ng langis, ang sabihin natin, 100, 20, 30 ay bayad ng gobyerno para hindi masyadong tataas, para medyo at totoo, lahat ng gumagamit ng gasolina, ng krudo, ng kerosene, ng gasol, lahat yan, na mararamdaman nila, hindi sila kailangan mag-antay ng kupon, hindi sila lahat basta ginagamit
Ay, lahat naman tayo gumagamit ng oil derived products eh. Lahat naman ng lahat pati yung commodities, lahat ng basic commodities, pag tumakas ang presyo ng langit, takas lahat, takas ang lahat yan. Kaya para hindi yung selective na may hindi nakakakuha, may nakakalimutan, hindi nasama sa listahan, whatever. Gawin na lang natin blanket oil subsidy. So pagpasok ng langis dito, yung pambayad dyan ay hindi na masyado ipasa sa consumer. Yung iba, ang gobyerno na ang mag-cover. Para lahat ng sino mang gumagamit ng siguro masasabi natin lahat tayo na gumagamit ng oil products, ng gasolina, crudo, kerosene, lahat yan, lahat maramdaman na medyo hindi ganun kabigla at bigat ang pagtaas ng presyo ng langis. Lahat halos magkakadiscount. Hindi lamang yung mga nagpapasada, hindi lamang yung mga nagpapatakbo ng malalaking generator, hindi lamang sila ang magkakaroon at makakaramdam ng diskwento. Lahat halos ang buo. Lahat. Basta lahat ng may diskwento. Yung diskwento, hindi na bayad yan ng pamahalaan. Yun! Yun pala ang ang kanyang ibig sabihin. Napiraso lang. Hindi. Paano bababa? Napiraso lang din bababa ron. Medyo mabigat pa rin. Mataas pa rin ang bilihin. So, kung alisin yung tax sa gasolina, tapos yung mga sigarilyo, alak, soft drinks, yun naman ang ngayon ang itaas natin. Itaas ang tax. Diba? Para ang nawala dun na tax sa gasolina, mababawi rito sa soft drinks, sigarilyo, alak. Diba? Mga boss. Ha? Sa akin lang yun. Opinion ko lang yun. Kumbaga, analogy ko lang yun. Sila naman masusunod dyan. Yun lang opinion ko. Sabi kasi ni Yorme, simpleng gobyerno. Kasi mahirap kasi yan tayo eh. Yung mga pangako na mahirap tuparin. Parang mga kabata, ha? Halimbawa, nanliligaw ka ng isang magandang babae. Pangakuan mo ng bahay at lupa na pag tayo nakasal, ipagpapatayo ka ng bahay na maganda. Ay dumating na yung araw, sila'y nakasal. So hinahanap na ngayon nung yung bahay na ipapatayo. Maganda yan, sabi nung sama, maganda ka lang. Parang walang pinagkaiba yun sa mga ganun pangako. Sabagay, may kasabihan naman mga kabata na pinangakuan ka na, kalabisan naman kung toto pa rin na. mga kabata. Yun lang ang doon yung kumbaga ang opinyon ko. Saka sabi kasi ni ito, yung idol ko senador. Yung idol ko senador si Senator Alan na Peter Cayetano. Hindi rin kumisido sa 20 pesos per kilo na bigas. So guys, ito pa ito, balita ito ng SMNI. Ha? Sa inyo galing to, may kabihang balita. Baka sabihin nyo naman, fake news. Bago pala lahat, may kabi, nakuha mo na yung ginto. Ilang tinilada ba nakuha mo? Ayan, siyon eh, hindi ka na nagpa-vlog yun, ilang kilo kaya yun. Baka pwede nung mga kambon dyan. Ay, ginto. Saan na yun? Saan na? Ano lang ha, kami na mga bata. So, pakinggan natin yung balita naman
galing dito sa Isiminay. Gago! This is SMNI News Channel. Truth that matters. Samantala, may komento ngayon si Senator-elect Alan Peter Cayetano sa pagnanais ni President-elect Bongbong Marcos na maging 20 pesos na lang ang kada kilo na bigas sa bansa. Ang tanong, ano naman kaya ang magiging role niya sa Senado? Ating alamin sa report ni MJ Mondihar Live. MJ, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Binanggit yan ni Senator-elect Alan Peter Cayetano sa isang event sa Taguig ngayong hapon. Nais ni President-elect Bongbong Marcos na ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa bansa. Isa ito sa mga pangako ng bagong pangulo sa kasagsaganong panahon ng kampanya. Solusyon ng President BBM, ayusin ang value chain sa agrikultura para maging abot kamay ang nais niyang presyo. Ngunit sa isang event ngayong hapon sa Taguig City, may komento dito si Senator-elect Alan Peter Cayetano. First time ko narinig 20 pesos yung rice. Just like any politician, nasabi ko, posible ba yun? Anong klaseng pangako yun? Pero nilinaw na Cayetano ang kanyang pahayag. Anya, maganda ang conclusion ng plano. Pero ang kailangan daw tutukan ay kung paano ito maisasakatuparan. But if I am a true Christian public servant, if I really believe in science, then hindi pwedeng ganun pag-isip ko. Dapat pag-isip ko, maganda yung conclusion. How do we get there? Gate pa niya, kung hindi man magagawang ibaba sa 20 pesos, pwede rin naman daw yung ibang price adjustment. How do we get there? And if we don't get to 20, but we get to 30, hindi ba mas maganda yung kaso sa 40, 45 at 50? Samantala, sinagot naman ni Cayetano kung anong magiging role niya sa Senado sa susunod na 6 na taon. Ang aking magiging mantra itong next 6 years, ang tama ay tama at ang mali ay mali. But it's not enough to point out pag mali, kailangan magbigay ng alternatives kasi kung mali at sasabihin mo lang mali, tao din ang magsasuffer. No? At sa tanong kung sa majority o sa minority group ba aanib si Cayetano, lalo't nais raw ng mga kasamahan niya sa Senado na siya mag-majority, narito ang kanyang sagot. Alam nyo, kailangan nyo ng fiscalizer. So kung ibibigay nyo yung Blue Ribbon Committee, then baka may dahilan ako mag-majority because I will be able to do my job. Kaya sa proposal ni President-elect BBM na gawing 20 pesos ang presyo per kilo ng bigas sa bansa, kasama yan sa mga proposal at mga solusyon na ipipresenta nga ng outgoing DAR administration sa papasok na liderato ni Congressman Conrad Estrella na itinalaga ni President-elect BBM bilang susunod na Agrarian Chief. Para sa Pilipinas Kung Mahal, balik sa iyo, Kyle. Maraming salamat, MJ Mondihar, sa impormasyong iyong... Talagang hindi gumbisido mga kabata to si, ano, si Senador Alan Peter Cayetano. Kasi alam mo mga kabata, mahirap paniwalaan ng 20 pesos na bigas habang kahit sabihin 27. Malayo, malayo sa katotohanan mga kabata yung pinagsasabi nito ni PBM. Malayo sa katotohanan. Eh paano bababa ang bigas? Eh kung mataas ang gasolina. Tapos ginoo magkabi. Ano magkabi yung dito? Ang sara. Nabahagi ang ano ba? Buloy! Ano? Basta yung mga ticks natin. Na mga batang-batang mga ticks natin, si Buloy. Pahingin naman ako ng isa. Ha? Pastor, pahingin naman ako isang takes. Lami kong bigaon. Yan mga kabata. Talagang malabo talaga mangyari yan. Kahit sinabi pa rin doon sa balita na ipresenta na ni outgoing. Ano magagawa nung outgoing? Ano ba yung outgoing mga kabata? Palabas. mahirap paniwalaan talaga ang 20 pesos na natapos ang gaso
gasolina natin mataas, hindi talaga bababa kahit anong bilihin. Pero kung si Yorme ang nanalo, simpleng gobyerno lang ang pangako ni Yorme. Anong simpleng gobyerno? Babaan ang gasolina. So pag bumaba ang gasolina, bababa lahat yan. Lahat ng mga bilihin. So yan, mga kabata, kung ikaw ay bago lang napadpad dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like and share. Huwag mo nang kalimutan, i-follow rin natin Facebook page. Maraming salamat. Filipinas, dad!